grassroots boy. Yan yung ano yung grassroots ka. Ay, yung matagal mo lang sa akin kasi pinili nila mag-stay sa akin kahit walang sahod. Wala lahat, kinukuha na sila ng blacklist, RSG, pinili na mag-stay, man. Si Miles kinukuha na ng ibang team na mas malaking offer and mas magandang opportunity. Ano pa yung reason pag mag-stay siya? Wala na akong MPL slot that time. Si Sumpak, si Lancy, kinukuha na rin ng ibang team. Si JM, dapat lilipad na sa ibang bansa doon na maglalago, kinukuha na rin ng ibang team. Despite all of that, pinili nila ako. Tuwantuwa ako, man. Like, sa wakas nabigay ko sa kanila yung deserve nila. Kasi, honesty lang naman, sila yung player na nasa shadow nung dati. Nung Big 3. And hindi ko sila natutunan ng pansin. One last ride sana yun. Sa Just MLA tayo, Just MLA. Sinabi ko sa kanila, pag hindi pa to, kanya-kanya na tayong direction ng buhay. Ang offer ko lang sa kanila, allowance. Pero sinabi na sa akin, hindi boss, di, tuloy-tuloy natin to. Kaya to, improve lang. Yun nga, ESL, makapasok sila. Hindi naman sa stage, pero nasa top ilang team sila. Now, I mean, like, sabi ko, holy crap, sobrang tayo ng potential na itong team na to. Parang doon ako nasaktan kung kailan, nung nasa next play pa. Parang ang laki ng pinagsisiyan ko noon na dapat binuo ko na tong team na to. Ang dami, like mixed emotion eh. Sa loob-loob ko noon, makapasok sa playoff or hindi, super proud ako. Si Miles normally ibababa na namin sa MDL. Kasi parang hindi siya nagkakagawa ng playing time doon. And understandable naman yun. Kinerespeto ko kasi yung sa Minana noon. And sabi din sa akin ni Miles, boss, di gusto kong sagipin man lang yung MDL. Kahit mapasok natin sa playoff yung MDL. Ano yan? Yung gagawin niya lahat para lang masagip yung team. Isasacrifice niya lahat para masagip yung team. Yun. Ayun, ba't ko yinakap si Miles? Tuwantua, guys. Tuwantua ako. Kasi napakita nila yung lago nila talaga sa tao. And tulad nito, itong bootcamp na to, guys. Planado to namin dati lahat nung nasa Pampanga kami. Wala na yung mga taong kasama ko sa plano. Kung sino pa yung hindi nasa plano, sila yung nag-stay. And hindi ko naman yun inaano. In the end of the day, may hangganan eh. Kung sino pa yung wala sa plano, sila pa yung nandito. Sila yung gumusto na mag-stay dito. Sila yung gumusto na mag-grind na mag-grind. Ayun yung super na-realize ko. And kung sino pa yung hindi napapansin mo, siya pa pala yung mag-i-stay sa'yo. Kung alam niyo yung totoo, man, like, for nung lumipat kami dito sa Pangasinan, ba't di ako masyado nag-vlog? Hindi ko alam paano ko i-move on sarili ko nung nawala sa akin yung tatlo. I mean, yes, si Yawin nawala una, sumunod si Renny J, sumunod sa H2. Hindi ko alam kung saan ko ilulugag sarili ko. Like, And yes, may pagkakamali ako, daminado naman ako. Nag-revolve yung buhay ko sa kanila. Naging mali at tama. Pero ngayon, talagang nasa shadow sila pa yung nag-stay. Nag-motivate sa akin, nag-comfort. Kaya grateful na grateful ako na nandito sila sa akin. And di nila ako iniwan. Like I said, etong bootcamp, di ko to ginawa dahil gusto ko malaking bahay eh. Ginawa ko to para magkakasama kaming lahat. Dumating yung time na yon, nag-champion kami sa Just ML. And doon ko talaga nakita si Boss D talagang. Bumalik yung loob niya sa ML. Nakita niya na may pag-asa pa talaga kami and kayang-kaya namin sumabay. Biruin nyo guys, mula lower bracket to upper bracket, ginapang namin. Ilang games kami noon within the day na yon. Napagtagumpayan namin, nakuha namin championship, sobrang dikit ng laban. Doon na-realize ni Boss D na may pag-asa pa talaga and ipaglalaban niya kami hanggang dulo. Kaya yun din talaga, kaya di namin siya iniiwan kasi talagang sobra yung paglaban niya sa amin. Di niya kami pinabayaan. Mag-MPL na. Kailangan ng lineup ng Minana. And pinaglaban kami ni Boss D doon. Nakikitaan niya talaga kami ng potential. Tsaka yung gutom talaga namin manalo andun. Hindi kami makapaglaro sa MPL kundi rin dahil sa kanya. Pinasa niya yung lineup namin sa Minana. And yun, makalaro nga kami sa MPL. And doon namin napatunayan yung sarili namin na kayang-kaya din naman pala namin sumabay talaga sa mga malalakas talaga na ML player sa Pilipinas. Sa Minana, thank you so much. Binigyan niyo ng opportunity yung mga player ko. Grateful na grateful ako. Banoobs, man. Thank you talaga, man. Deep down to my heart, di mo alam gano'ng ka-grateful sa'yo. Ever since na nakilala kita, lagi mo na akong tinutulungan. Sa family na Minana, La Boss B, thank you so much. Hindi mo papakita ng mga batang to kung sino sila. And sa mga tao dito sa bootcamp, syempre ginagawa ko yung Die Series.
pag makakita pa ako ng player katulad ng Archives at saka katulad ng iba na may potential, na willing mag-sacrifice para sa pro scene. Sa mga taong nanonood sa Dice Series, thank you so much. Sa Minana, thank you so much. Sa mga taong sumusuporta sa akin at sa team ng Archives at ngayon Minana na, maraming salamat po talaga. Super thankful po ako. Naiiyak ako. Sana masuportahan niyo po kami sa upcoming upcoming season. If ever man na ma-retain yung lineup, sana lang po mag-stay. If not, thank you. Grateful pa rin ako. Napakita namin ng Archives na sino sila. Nagpakilala sila sa Big Stage. Alis ka na talaga. Hindi na magbabago yung isip mo. Doon mo nagagalingan, pre. No? Doon mo nagagalingan, no? Good choice pa rin naman kasi future mo pa rin naman. Priority pa rin yung family din. At least good yung exit. Oo. Panalo. Maganda yung pag-exit mo. Yun nga. Ginawa mong inspiration yung ano. Yun nga yung maganda, no? Kaya tips, no? Yung gigil manalo. Malungkot. Siyempre kasi mawawalan kami ng isang member. Siguro ganun talaga, may mga maalis at may mga darating pa rin. Malungkot kami kasi alis, kaya hindi malungkot dahil talo ka. Tapos alis ka pa. Malungkot ako siyempre. Lam na lam po kayo team eh. Nung una pa lang sinabi ko na eh. Na talagang sugal. Siya naman mismo nagsabi na kung anong pipiliin mo, support ka niya. Salamat guys. Dahil sinuportahan niyo kami, lalo na yung mga fans ng Team White. Lens out. Yes, Dave, Adam. Dave. Nice G, ha? Good luck sa alam mo. Yung mamimiss ko si Dencio. Taga dito may FF. Huwag naman nagkakwento yung net nyo. Good luck sa inyo. Good luck sa inyo, pre. Good luck sa inyo, pre. Nao, pre. Sila, pre. Ginawa pa gatid ta. Ah, tol. Gatid ta. Kasi alam mo na yun, as a leader, kilala naman kita eh. Oo. Masabi ko kay Lens, sobrang salamat, sobrang solid niya, sarap niya maging teammate, nakikinig, masipag, mabait. Hindi mo nakailangan namin sa kanya yung malayawi, magtang, mala ganun. Okay na yung sa kanya eh, may improve niya pa yung laro niya eh. Plano, magiging plano niya kung anong gusto nilang mangyari. Sasuportahan ko pa rin sila. No, lagis na ako. Nyala. Piliin mo lang, hindi malaki ulo pre. Para hindi masyadong hirap ka. Thank you ah. Alahan ko kayo, champion kayo ulit ah. Bye bye guys. Mukhang baka pwede mo naman sa akin yun. Ano pre? Bakit na ito? Papasal mo ako. Good luck sa journey. Hey po, ingat antay. Thank you mo antay. Chat ka lang ha. Pause mo na kita. Greg, ML pa rin ha, Greg. Kuya, thank you po. Ah, sige mo lang po. Kasi sayang eh. Tas nakasanayan ko na rin yung mga kasama ko. Parang ano. Sila na kasi kasama ko ano eh, dalawang buwan eh, kaya ang hirap. Swap kami ng damit eh. Swap palitan no? Remembrance. Palit ng panig kaboy no? Lain na palit ng utak eh. Ina nyo! Lagi ka magugas ng paa. Ngayon na, tulungan ka. Kagawin ako yung galis mo. Tara, tulungan si Gabuto eh. Tulungan niyo, mukhang yan gusto ko sa inyo. Solid team tayo. Ang dami sa photos, puta. Benta mo na kaya na, pre. Sa inyo lahat? Sa inyo lahat yan? Oo. Huwag tayo pa yung bubuhating. Kaya lang yan! Kakalas ka na yun, gagawin ka na lang. Kakalas ka na yun. Ito pa yung bubuhating ko. Ito pa bubuhating ko, puta. Mas malaki pa sa akin eh. Oga. Walay-walay na ba, mga Team Blue? Pamimiss ko yung mga amoy niyo eh. Oo, isa sa inyo may kanya-kanyang amoy eh. Si Dendy lang ating mabango sa kwarto eh. Puta yun, lahat kayo mababango yun eh. Morning boss, si Boss Doggy. Simple pa lang, ano? For the first time, boss, ah. Morning boss. Kagising ko lang po. Tara dito, ayan.
Ay, tara po, sama ka po. Ay, sama ka. Genshio. Bila ka. Galing mo ha. Ikaw din ha. Balik ka dito po ha. Tingot. Tita. Balik ka po ako. Ano eh. Balik ka din dito eh. Wala na kami. Dito pa rin tayo. Pag-training ka lang. Wala na kami taga trash talk. Oo, sabi ko. Siya lang mo na eh. Ayaw namin yan, starter eh. Nagasugod namin. Oo, nakakita ako. Jake, ito binibinin ko na lang. Game to game. Linis na yun ang boss. Punta ko namin yung game to doon. Baka momentum eh. Oo, bali na. Ito pati yung last game nyo. Pero nakikita ko din possible tapos doon eh. Yun, solid pre. Hindi pa boss. Sa first corner na. Thank you boss. Bitaro. Yung feeling ko ngayon, masakit eh. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi ginawa ko naman yung best ko eh. Tsaka best naming lahat eh. Nakakapanghinayang lang kasi grand finals na eh. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. Lalo na sa family ko tsaka sa girlfriend ko. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, maraming salamat sa suporta guys. Sana pagpatuloy nyo pa rin ako suportahan kahit wala na ako dito sa bootcamp ni Boss Dogs. Season 4, may babalik. Sa Season 1, ang magbabalik, si JV. Sa Season 2, ang magbabalik, si Yuki. Sa Season 3, ang magbabalik, si Zeno. Sa Season 3, ang magbabalik, si Oshea. Sa Season 3, ang magbabalik, based on performance, Super Densho. Season 3, last but not least, ang magbabalik. Isang pinakamagandang performance ulit, Lord Deku. Ang season 4 natin is the redemption.